ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Pilipinas, kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Isiniwalat ni dating Police Colonel at PCSO General Manager Royina Garma ang kanyang nalalaman sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon sa pagdinig ng House Quad Committee. Idinawit niya sina Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at iba pa at inilahad ang payment at reward system sa mga mahuhuli at mapapatay na suspect gamit ang umano'y Davao model. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. Katuwang ng kanyang testimonya ang sinumpaang salaysay. Alas 5 na madaling araw noong Mayo 2016, tinawagan niya siya ng dating Pangulo at pinapunta sa kanyang bahay sa Davao City. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Tatlong antas anya ang bayaran at pabuya. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. Inireto ni Garma kay Duterte ang kanyang upperclassman sa PNP Academy na si dating Police Colonel Adilberto Leonardo. Kinalaunan niya, nalaman niya kay Police Master Sergeant Arthur Narsolis, isa sa mga iniuugnay sa pagpatay sa tatlong Chinese national sa Davao Penal and Prison Farm na nagkausap sina Leonardo at dating Pangulong Duterte sa isang hotel sa Davao City. Sinabi rin umano ito ni Leonardo sa kanya. Leonardo informed me later that he stayed at the hotel for almost 3 days, during which the President directed him to organize, according to Sir Leonardo, a task force which he understood as PAOP-TF. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayon kay Garma, siya ang nag-asikaso sa mga meeting ni Leonardo at Go sa unang tatlong buwan, pero kalaunan ay direkta nang nag-uusap ang dalawa. Pero ipinaalam naman umano ni Leonardo sa kanya ang ilan sa bubuo sa task force. Sila umano ang nangangalap at nagbeberipika ng mga impormasyon sa mga suspect na inaresto, aarestuhin at namatay at gagawa ng summary report. I-encode bago isumite kay Leonardo. Si Leonardo din umano ang nagdedesisyon kung ano ang level ng pag-aresto at pagpatay para mabayaran o ma-refund ang gastos sa operasyon at mabigyan ng pabuya. Ang mga may napatay na suspect lamang umano ang binibigyan ng reward. Si Leonardo rin umano ang nagdedesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa listahan ng drug personalities. Napag-alaman kay Napolcom Vice Chairperson Alberto Bernardo na nagbitiw na sa komisyon si Leonardo matapos maiugnay sa pagpatay noong 2020 kay dating PCSO Board Secretary Welcy Barayuga. Itinuro rin si Garma na nasa likod ng pagpatay, bagay na mariin niyang itinanggi. So you are now saying to us here, truthfully, that you have nothing to do with the death of General Barayuga. Yes, Mr. Chair. May report na involved daw siya. Pinasa ko lang, i-validate nyo na lang kasi it's not my line. I don't have the asset to do it. Ganun lang po ang ginawa ko. And then wala na po.
When I assume, nakita ko naman po na mabait naman siya. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya sa drug war, hindi sinabi ni Garma na kasama siya sa mga nanguna sa drug war operations. Kinwestiyon ito ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Kaya ako nagtataka, Madam Garma, alam mo ang sistema, yung general structure at saka flow ng communications at saka flow ng monetary considerations, pero hindi ka kasama sa sistema. Hindi ako makapaniwala doon. Hinimok niya si Garma na sabihin na ang lahat ng kanyang nalalaman. Nagsabi ka na ng konti, ibuhos mo na, maligo ka na ng todo, sabihin mo na ang buong katotohanan. Kasi as far as this representation is concerned, hindi mo pa sinasabi lahat. Depensa ni Garma, nalaman niya lamang ang lahat ng ito sa kwento sa kanya ni Leonardo. There was a briefing na pagkausap ko siya, si Sir Leonardo, nakukwento niya yung level. Sana ba yung level 1 na yan? Hindi, dahil pag level 1, ano lang yan, ordinary, nag-explain siya. I cannot recall na lang po yung specific amounts po sa lahat. Okay. Nag-explain po siya sa akin. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, iba-iba ang presyo at aabot ng 1,000,000 piso ang reward sa mga polis, depende sa level ng mapapatay na drug personality. May nakuha po kasi tayong impormasyon, although nung mga nakaraan ay parang haka-haka lang siya, pero ngayon na nag-hold tayo ng investigations ay nakakakuha po tayo ng mga sources na pagdating po dun sa reward system ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. I am not so familiar po sa specific amounts, but true, there is a amount po per level. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million, but I'm not familiar sa mga bracketing po. Pinabulaan na naman ni Garma na sa PCSO kinuha ng dating administrasyon ang pondo para sa reward money. Bago pa man anya siyang naupong general manager ng PCSO, ay talangmak na ang mga irregularidad sa loob ng ahensya. I cannot tell you, and documents will also show talaga sa PCSO that there are plenty of irregularities which I really fought for it. Natapos ang hearing pasado mag-aalauna ng Sabado ng madaling araw. Pinayagan ng komite ang hiling ni Garma na makapagpatingin sa doktor sa kondisyong sasamahan siya ng doktor ng kamera. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Wala pang pahayag na ibinibigay si dating Police Colonel Edilberto Leonardo kaugnay sa mga aligasyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Mariing pinabulaanan ng kampo ni na dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa at Bongo ang mga alegasyon ng pagbibigay pabuya sa war on drugs. Nanawagan naman ng ilang mambabatas na sampahan ng kaso sina Duterte. Nagpapatrol Michael Delizo. I received a call from the President Rodrigo Roa Duterte. He needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Sa kanyang emosyonal na pagbasa ng kanyang salaysay sa House Quad Committee hearing nitong Biyernes, eksplosibo ang revelasyon ni na retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating PNP Chief at Senador Ronald Bato de la Rosa, Bongo at iba pang opisyal ng PNP. Ibinulugar niya ang umano'y pagbibigay pabuya sa mga mauhuli o mapapatay na sangkot sa ilegal na droga. Marin naman itong itinanggi ni De La Rosa at iginiit na wala siyang pondo para sa reward system. Maliban ito sa reward na ibinibigay ng DILG sa pagkakaaresto ng most wanted persons, di raw siya naniniwala sa reward system at bilang pulis ay responsibilidad niyang masupo ang droga. Para naman kay Senator Bongo,
Taktika ito ni Garma para malihis ang atensyon sa umano'y partisipasyon niya sa kaso ng pagpatay. Hindi anya dapat maging bahagi ng investigasyon ang malisyoso at walang batayang aligasyon. Hinimok din niya ang mga kasamaan sa Senado na magsagawa ng patas na investigasyon. Sa huli, iginiit din niyang karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ipinunto naman ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Duterte na si Salpanelo na July 2016 lang formal na umupo si Duterte. Habang ang sinasabing pulong ni Garma ay nangyari noong May 2016, imahinasyon lang din anya at espekulasyon ang sinasabing Davao model. Tingin pa ni Panelo kagagawan ng mga kalaban ni Duterte sa politika at pinilit lang ang mga tumestigo para paratangan ang dating Pangulo. Ang pagdidiin ni Garma sa Duterte administration ay kasunod ng pagharap ng inakusahang drug lord na si Kerwin Espinosa na itinuro ni De La Rosa na pumilit sa kanyang idiin si dating Senador Laila De Lima sa isyu ng droga. Sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila De Lima na kasali sa droga, supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kasunod nito, hinimok ni dating bayan muna representative at human rights lawyer Nery Colmenares, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Department of Justice na i-turn over ang sworn statements na ito ni Garma at Espinosa sa International Criminal Court para mapalakas ang prosekusyon laban sa kanila. Ngayon pa lang, maari na anyang magamit ang testimonya ni Espinosa para kasuhan ng grave coercion at grave threats si De La Rosa. Ayon kay Colmenares, na co-counsel ng mga biktima ng war on drugs sa ICC, hindi pwedeng ipagsawalang bahala ang umano'y systemic pattern ng human rights violations na nabunyag sa pagdinig. Hinimok din ni ACT Teachers Party Leader Representative Franz Castro ang mga otoridad na kasuhan si Duterte at iba pang umano'y sangkot. Laglagan na, ito naman ang reaksyon ni dating Senator Laila De Lima. Umaasa si De Lima na nakulong matapos iugnay sa ilegal na droga, ngunit napawalang sala ng korte na mas marami pang biktima ng umano'y extrajudicial killings ang lalantad. Michael Delizo, ABS-CBN News. Viral sa social media ang isang lolong kalahok sa isang marathon sa Bohol na nagsuot ang gulagulanit na sapatos. Bukod sa umanga ang netizen sa resistensya ng 75 taong gulang na si Kiruben Abelia na nakatapos ng half marathon sa loob ng 2 oras noong October 5, na antig din sila sa dedikasyon ni Lolo Kiruben sa pagtakbo sa kabila ng halos mapunit na niyang running shoes. Marami ang nagpahayag na nais nilang bigyan si Lolo ng bagong sapatos na pantakbo. Pero kwento ni Lolo Kiruben, paborito niyang isuot ang sirang sapatos. Malaking bagay umano ang mga butas nito kapag umuulan dahil madaling nakalalabas ang tubig kapag siya ay tumatakbo. Lubos naman ang pasasalamat ni Lolo Kiruben sa mga nagregalo sa kanya ng sapatos. Balak niya umano itong ibahagi sa mga kabataang runners na kanyang sinasanay. Nasamsam ang 34 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa by bus operation sa Barangay Careta, Cebu City. Timbog sa operasyon si Alias Maria habang nakikipagtransaksyon sa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nabisto sa bag ng suspect ang mga bloke ng droga na ipinasok sa fish food packaging. Tinatayang aabot sa 5 kilong droga ang bitbit ng suspect. Maharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inaalam na nila kung saan galing ang supply ng droga ni Alias Maria at kung sino pa ang kanyang kasabwat. Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Nako po. Bad news sa mga motorista dahil big time oil price hike na naman ang aasahan sa susunod na linggo. 2 pesos and 50 centavos hanggang 2.70 ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Habang 2.40 hanggang 2.60 naman ang gasolina. Ang kerosene tataas din ng 2.40 hanggang 2.60 kada litro. Ayon sa Department of Energy, ang dahilan ng oil price hike ay ang supply disruption dahil sa patuloy na kaguluhan
sa Middle East. Handa ng magpakilig sa mga kapamilya ang tambalan ni na Jeremiah Lisbo at Kauri Oinuma o Kaumia sa kanilang kauna-unahang lead project, ang romantic comedy series na Halfmates. Tiwala sina Jeremiah at Kauri na mapapansin ng audience ang improvement sa kanilang on-screen chemistry. Mas na-enjoy nila ang kanilang tambalan ngayon. Gagampanan ni Kauri ang role ni Danny na isang dating OFW, habang si Jeremiah naman ay gaganap bilang James. Magtatagpo ang landas ng dalawa matapos pareho silang mascam sa kanilang dream house. Sa October 18 na magsisimula ang streaming ng Halfmates na mapapanood sa YouTube channel ng ABS-CBN. Dagsa ang mga deboto para sa misa at final blessing sa imahen ng Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Manila sa Quezon City. At live, nagpapatrol sa Amoranto Sports Complex, si Job Manahan. Job, gaano karami ang nakikipista dyan? Job? Nasa 1,000 deboto ang dumagsa dito sa Amoranto Sports Stadium para dumalo dito sa final blessing at sa misa ng Our Lady of La Naval de Manila. At kumikita nyo sa akin likuran ay bumaba na yung mga deboto para mahawakan sa ang Our Lady of La Naval bago ang prosesyon nito. Hindi natinag ang nasa 1,000 deboto ng Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Manila, na patron ng Quezon City. Sa pagdalo sa kanyang send-off ceremony sa Amoranto Sports Stadium sa Quezon City ngayong Sabado. Galing pa sa iba-ibang lugar ang mga deboto. Pinangunahan ng lokal na opisyal ang paglalagay ng korona sa birhen na sinundan ng flower offering. Isinagawa rin ang banal na misa at final blessing. Nag-abiso naman ang Quezon City government sa mga motorista sa posibleng pagsikip ng daloy ng trapiko ngayong darating na linggo para sa grand procession ng La Naval na magsisimula alas 2 ng hapon. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa paligid ng Santo Domingo Church na daraanan ng prosesyon. Maaari namang dumaan ang mga motorista sa G. Araneta Avenue papuntang Maria Clara Street o E. Rodriguez papunta sa kanilang mga destinasyon. Masaya naman ang mga deboto na makita ang Birhen ng La Naval upang personal na maiparating ang kanilang mga kahilingan. Gumaan po ang loob ko at karamdaman ko ang present, ang solemnity ng ating Mama Mary na siyang tunay na Queen of Heaven. Natuwa ako sa unang pagkakataon, nakita ko siya. Si ang isa kong anak na bunsong babae, nagiging seferer at siya yung talagang nilalapitan ko pag hingi ng tulong na ang aking anak iligtas sa kanyang paglalakbay. Adrian, kasalukuyang sinasagawa yung maikling prosesyon dito sa kahabaan ng Scout Chuwatoco Street hanggang dito sa paglabas ng St. Peter's Chapel sa kahabaan ng Quezon Avenue. So ibig sabihin, Adrian, yung mga deboto hanggang dito lang binibigyan, hanggang dito lang sa may Scout Chuwatoco binibigyan ng pagkakataon para dumalo doon sa prosesyon, kasi mula dito sa may sa bahagi ng St. Peter ay magtutuloy-tuloy na yung motorcade papunta sa Santo Domingo Church dito sa Quezon Avenue para paghandaan na yung grand procession kinabukasan Linggo. Adrian. Maraming salamat, Job Manahan. Dating sales lady na nawala ng trabaho noong pandemya ang patuloy na kumakayod sa buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng makapuno. Ang kanyang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Ang sarap ng makapuno. Nasaan na ba si MJ? Ayun! Hi, sir! MJ! Hello po, sir. Welcome po. Ito na ang action. Okay, so ano bang nangyayari ngayon, MJ? Ito, sir. Kinakain na po natin yung makapuno, sir. Ano ba yung diferensya? Pagkakaiba ng makapuno sa buko? Pag buko po, is manipis po yung laman po niya. Pag makapuno po, ayan, ang kapal po, sir. Ah, makapal. Oh, wala kang alam sa makapuno. Anong nagustuhan mo dito? Ano, sir? Kasi diba dapat, kasi galing kang sales, eh. Oo po. Layo ng ano po. Ah,
Binibenta mo rin naman to. Opo, pero... Ano meron sa makapuno na talagang pinagpursige mo siya? Yung na pinakilala sa akin ng makapuno, doon ko po nag-experiment. Inayos ko po lahat, inaral ko. Pero hindi madali sa akin kasi ang daming failure na dumating. Kasi ganun pa tayo pag may business ka. Try and try. Hanggang doon po nag-ano yung business ko. Subukan natin. Paano bang kumayod ang makapuno? Ayan o. Push lang po, sir. Ah, push? Oo, pasi. Pag ganyan? Opo. Okay. Ano ang itsura ng nasagad na, na namakapuno? May mga brown-brown na po. Ah, may mga brown-brown na. Ah, so pwede pa ito hanggang sige dulo. Po, sige po lang po. Ah, talaga, kayod talaga. Kayod lang, kayod lang po. Kayod lang, kayod, parang buhay, di ba? Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 4 ng hapon. Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Nako po. Bad news sa mga motorista dahil big time oil price hike na naman ang aasahan sa susunod na linggo. 2 pesos and 50 centavos hanggang 2.70 ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Habang 2.40 hanggang 2.60 naman ang gasolina. Ang kerosene tataas din ng 2.40 hanggang 2.60 kada litro. Ayon sa Department of Energy, ang dahilan ng oil price hike ay ang supply disruption dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Handa ng magpakilig sa mga kapamilya ang tambalan ni na Jeremiah Lisbo at Kauri Oinuma o Kaumia sa kanilang kauna-unahang lead project, ang romantic comedy series na Halfmates. Tiwala sina Jeremiah at Kauri na mapapansin ng audience ang improvement sa kanilang on-screen chemistry. Mas na-enjoy nila ang kanilang tambalan ngayon. Gagampanan ni Kauri ang role ni Danny na isang dating OFW, habang si Jeremiah naman ay gaganap bilang James. Magtatagpo ang landas ng dalawa matapos pareho silang mascam sa kanilang dream house. Sa October 18 na magsisimula ang streaming ng Halfmates na mapapanood sa YouTube channel ng ABS-CBN. Umabot na sa 500 Pinoy mula Lebanon ang nagpahayag ng interes na umuwi ng Pilipinas. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israeli forces at grupong Hezbollah. Ngayong Sabado, ilang Pinoy ang ligtas na nakauwi ng bansa. Nagpapatrol, Michael Delizo. Sinalubong ng Department of Migrant Workers ang siyam na OFW na dumating sa bansa Sabado ng hapon. Kabilang sila sa mga nag-voluntary repatriate mula Lebanon. Bukod sa kanila, may ilan pang inaasahang magbabalik bansa ngayong weekend. Sa media briefing kanina, nagbigay ng update ang DMW sa sitwasyon ng iba pang Pinoy na nasa shelter sa Lebanon. President, salamat po sa pagkain. Ang sarap-sarap po. Ayan. May doktor, may nurse, may social worker. 178 ang tumutuloy sa tatlong shelters ng pamahalaan matapos lumikas sa gitna ng bakbakan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hezbollah. Patuloy ang airstrike ng Israel. Hindi rin pinatawad ang capital city na Beirut kung saan malaki ang populasyon ng mga sibilyan. Sa ngayon, wala tayong napapabalitaan na nasaktan o nasawing Pilipino sa mga attack sa Lebanon. Sa awa ito ng Diyos, kaya we're hoping it will stay that way. Inabisuhan ng embahada ang mga Pilipino sa Beirut na umiwas sa mga apektadong lugar at tumutok sa balita at update mula sa embassy. Maaring makipag-ugnayan sa embahada o sa Migrant Workers Office sakaling kailanganin ng tulong. Nakataas ang alert level 3 sa Lebanon kung saan ipinatutupad ang voluntaryong repatriation. 570 pa ang nagpahayag ng interes sa repatriation program ng pamahalaan. 221 na ang may airline ticket, 350 pa ang pinoproseso sa immigration. Tatanggap ng 150,000 pesos na cash assistance ang mga sasailalim sa repatriation bukod pa sa livelihood training. Dati ay 100,000 ang pinaas pa natin to 150,000. Kasi naman ang mangyayari niya ay yung pag-uwi niya, wala siyang trabaho. So yung sa hinaharap, yung sa English ay legal terms yung wherewithal. So yun, meron siyang dala habang dumadaan siya sa proseso ng pagsusubok o kawalan ng trabaho.
Una nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang evacuation ng mga Pinoy sa Lebanon sa anumang paraan. Pero wala pang mandatory repatriation at ipinauubaya sa mga opisyal ng Pilipinas sa Middle East ang assessment at rekomendasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News. Mainit ang magiging tunggalian ng mga sasabak sa pagka-mayor sa mga lungsod sa Metro Manila. Ang dating magkakaalyado ngayon ay maglalaban. Ang ilang magkakamag-anak paglalabanan ang pinakamataas na pwesto sa kanilang lungsod. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Sa pagtatapos ng 8 araw na paghahain ng Certificates of Candidacy, umabot sa 64 ang naghain ng COC sa pagka-alkalde sa mga lungsod sa NCR. Pinakamaraming naghain ng kandidatura sa pagka-mayor sa Maynila na may 11 kandidato. 4 na malalaking pangalan na maglalaban-laban dito sa tinaguriang kabisera ng bansa ang Maynila. Ang incumbent mayor, isang nagbabalik na dating mayor, isang aktor na galing din sa pamilya ng mga politiko at isang negosyante na naging kinatawan ng partyless group. Pagsapit ng June 30, 2025, isa lang sa kanila ang manunumpa sa puwesto at manunungkulan sa susunod na 3 taon o hanggang 2028. Si incumbent mayor Honey Lacuna, makakalaban ng dating alkalde at kaalyadong si Isko Moreno. Mabigat lang po kasi magkasama po kami, ang turingan po namin ay pamilya, kaya mabigat po para sa aming dalawa yon. Wala naman ho nangyayari sa aming masama. Proud na proud ako kay Ate Honey. Oh, proud kami sa kanya dahil tinulungan namin siya for like 20 years. We nurture her. Sasabak din sa laban sa pagka-mayor ng lungsod ang aktor na si Raymond Bagatsing at ang partyless representative at businessman na si Sam Versosa. Sa 7 kandidato naman sa pagka-mayor sa Caloocan, inaabangan ng tapatan ni na dating Senador Antonio Trillanes IV na babanggain si incumbent mayor Along Malapitan. Ang layunin po natin ay maiahon ang ating mga kababayan dito at mula sa kahirapan at ayusin ang samot-saring problema ng aming lungsod. Siyempre lagi naman pag may kalaban ka, laging may challenge yun, di ba? Pero okay lang, at least magkakaroon din ng mga choices ang mga taga-Caloocan. Sa Pasig City, magtatapat sina incumbent Mayor Vico Soto at businesswoman Sara Discaya ng St. Gerard Corporation. Magkapamilya naman ang magtatapatan sa pagka-mayor sa Makati City. Si dating Senador Nancy Binay, lalabanan ng kanyang bayaw na si Congressman Luis Campos, mister ng kapatid niyang si incumbent Mayor Abby Binay. Mas mangingibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko, sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang Abby Binay sa balota, so hindi kami magkaaway. Ang priority po natin ay ipagpatuloy yung sinimula ni Mayora Abby. I've been prepared for this for long time. 2 naman sa tatakbong alkalde sa Las Piñas City ay parehong Aguilar. Ang vice mayor na si April Aguilar Neri at ang dating konsihal na si Carlo Aguilar. Sa ibang lugar naman sa NCR, may mga naglakas loob na lumaban sa mga nakaupong alkalde o sa mga pambato ng lungsod. May 2 kandidato sa Taguig City ang lalaban kay incumbent Mayor Lani Cayetano. Pawang mga babae naman ang magtutunggaling mayor ng Marikina City na sina dating Congresswoman Stella Kimbo, ang misis ni Marikina Mayor Marcy Chudoro na si Maan at ang independent candidate na si Luisa Fajardo. Marami ring nasa puesto ang tatakbo ulit bilang alkalde. Tulad ni San Juan City Mayor Francis Zamora, Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Malabon Mayor Jeannie Sandoval at Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Sa Navotas, tatakbo naman na walang kalaban si Mayor John Ray Chianco. Sabi ng isang political analyst, kahit may mga kandidatong mukhang lamang sa katunggali, hindi pa rin sila dapat makakampante. Kasi kahit manalo ka sa eleksyon, pwedeng mawala ang tiwala ng mga tao kung hindi maganda ang naging karanasan at hindi maganda ang serbisyo. Sa dami ng tumatakbo, paalaala ni Atienza sa mga butante, dapat isaalang-alang ang plataforma at track record ng kandidato at hindi lang ang kasikatan at kanilang pangalan.
Johnson Manabat, ABS-CBN News. Arestado ang 17 dayuhan sa sinalakay na apartment building na pinaniniwala ang scam hub sa Makati City. Samantala, sinampahan na ng kaukulang reklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang tinaguriang godfather ng mga pogo sa Pilipinas at 12 pang Chinese. Isa sa mga nahuling Pinoy na pag-alamang isang sundalong tinanggal sa serbisyo, nagpapatrol Karen De Guzman. Isa-isang pinasok at ginalugad ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division ang apartment building na ito na pinaniniwala ang scam hub sa Makati City alas 11 ng gabi nitong Biyernes. Naabutan dito ang 15 Chinese national, isang Taiwanese at isang Malaysian na sinasabing mga stay-in na empleyado na naturang scam hub. Tumambad din sa kanila mga computer, cellphone, SIM card at mga script na ginagamit umano nila sa kanilang modus. Sa inisyal na impormasyon mula sa NBI, nakasentro ang modus sa investment at cryptocurrency scam. Ikinagulat ito ng Pinoy na nagtatrabaho sa kanila bilang kitchen helper. Kami po yung maghahatid ng pagkain kada kwarto. Bawal po kaming makialam. Pero nakikita pa namin na may mga computer sa kwarto. Nanlulumo lang kasi di pa kami nakakasahod. Tapos ganito. Illegal pala to. Sana sa matino na lang ako nagpumasok. Samantala, nasampahan na ng reklamo sa piskal ang 13 Chinese. Kabilang dito si Lin Sunhan, alias Ludong, ang tinaguriang godfather ng mga pogo sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ipadedeport ang kanyang mga kasama pero mananatili si Lin sa kanilang kustodiya. Kasi nga, part na siya ng iniimbestigahan natin sa PORAC na pinapatakbo ni Cassie Lee. Kabit naman niyang PORAC Pogo Hub sa Banban Pogo Hub kay dating Mayor Alice Go. Bukod sa paglabag sa immigration laws, nahaharap din si Lin sa mga kasong money laundering at qualified human trafficking. Matibay anilang ebidensya na nag-uugnay kina Lin at dating Banban Mayor Alice Go mula sa impormasyong binibigay ng dating tauhan ni Lin. Kasi from the very start yata, kasama na siya nitong grupo. And as to the association ni Alice Go and itong si Ludong, siyang nakakapagsabi. And malaking bagay kasi siya yung maglilink. Emosyonal namang iginiit ni Lin na hindi siya ang pinaghahanap na big boss ng mga pogo. He said he doesn't know who is Ludong, he is not Ludong. Maybe they found the wrong person. They think their family will worry a lot. Sanay na siya eh, no? Alam naman natin na itong mga bosses na to, they can acquire yung mga fake identities. Ang akala niya siguro, maitatago niya yung sarili niyang identity, yung totoo niyang. Pauuwiin naman ang ilang Pinoy na nahuli sa raid, maliban sa tatlong sinasabing security at personal bodyguard ng mga pogo boss. Isa rito ay napag-alamang dating militar. Na-dismiss siya sa serbisyo and siyempre gusto niya rin mabuhay, so that's why he opted to join yung security provider sa AFP siya. Ikinatuwa naman ng ilang senador ang pagkakahuli sa kanila. Ayon kay Senator Lisa Hontiveros, malaking panalo ito sa kampanya laban sa ilegal na pogo. Pero giit niya, hindi dapat maging kampante ang mga otoridad dahil posibleng may kapit si Lin sa gobyerno sa dami ng inoperate niyang pogo hub. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, unti-unti nang naglilinaw ang pinag-ugatan ng mga pogo. At hindi sila titigil hanggat hindi tuluyan napapalayas ang mga ito sa bansa. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Sa mga fellow Blackjacks o fans ng K-pop supergroup na 21, good news dahil nagdagdag ng day 2 para sa kanilang reunion concert dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Matapos ma-sold out ang kanilang November 16 concert date, inanunsyo ng Live Nation Philippines na bubuksan na rin nila ang ticket selling para sa dagdag na show sa November 17, simula alas 12 ng tanghali sa Linggo, October 13. Hindi tahas ang tinastigo ng Association of Southeast Asian Nations ang China at ang mga mapanganib at ilegal na gawain ito sa South China Sea.
sa mga paunang deklarasyong inilabas ng ASEAN isang araw matapos ang summit sa Laos People's Democratic Republic. Nagpapatrol Katrina Domingo. Sa kabila ng pagtindig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga leader ng iba pang bansa laban sa mga pang-aabuso ng China sa South China Sea, hindi diretsahang lumabas ang mga pagpuna ng Pilipinas at iba pang bansa laban sa China sa ilang mga deklarasyong inilabas ng Association of Southeast Asian Nations. Sa anim na pahayag mula sa mga pinuno ng ASEAN, sinabi lamang ang kahalagahan ng pagsunod sa international law at mapayapang pagre-resolba ng di pagkakasundo sa rehiyon. Hindi tinukoy ang China o ang South China Sea. Ang mga naturang dokumento ay inihahanda ng host country ng ASEAN Summit. Ngayong taon, idinaos ang pulong ng ASEAN at ibang world leaders sa Laos People's Democratic Republic. Ang China ang pangunahing economic partner nito. Sa datos mula sa Embahada ng South Korea sa Laos, halos $1 bilyong ang Chinese investments doon sa unang bahagi pa lamang ng 2024. Bago bumalik sa bansa, nanindigan si Pangulong Marcos na labag sa batas ang mga agresibong aksyon ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Mahalagaan niyang ipaliwanag ito ng Pilipinas sa ibang miyembro ng ASEAN taon-taon. Understandably, they do not live with this situation day to day. It is always very useful because at some point there are many offers of help. Kabilang sa mga pumanig sa Pilipinas sa issue ng South China Sea sa ASEAN Summit ang Singapore, Thailand, Vietnam, Canada, South Korea at Estados Unidos. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people and harmed vessels from ASEAN nations and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. The United States will continue to support freedom of navigation and freedom of overflight in the Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, tiwala siyang may napala pa rin ang Pilipinas sa pagdalo sa ASEAN Summit. I don't agree that this is just a talk shop. But even if it were, I'd rather be talking than watching conflict. So if the talking is keeping conflict away, then ASEAN will have achieved at least one of its most important purposes. Sa Malaysia, susunod na idaraos ang ASEAN Summit sa 2025. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Nilinaw naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na ang final document na inilabas ng ASEAN ay pahayag ng chairman na inihanda ng Laos PDR. Kaya anya, wala silang partisipasyon sa tono at mensahe nito. Dagdag niya, nagkaroon ng negosasyon para sa isang joint ASEAN statement. Pero hindi ito napagkasunduan, kaya naglabas na lang ng sariling pahayag ang Laos PDR. Mga kapamilya, dinarayo ngayon ang Christmas Winter Village sa bayan ng Pola, Oriental Mindoro. Bukod sa mga nagagandahang palamuti at makukulay na pailaw, kinaaaliwan din ang artificial snow. Nagpapatrol, Dennis Dato. Misto lang nasa ibang bansa. Pero ang nagaganda ang mga bahay na ito dito lang sa Pinas. Ito ang bagong bukas na Christmas pasyalan na binansagang Christmas Winter Village sa Pola, Oriental, Mindoro. Ang mga bahay pinunturahan ng kulay puti, pinailawan ng Christmas lights at dahil Winter Village ang tema, hindi siyempre mawawala ang snow. Merry Christmas! Enjoy na enjoy sa winter feels. Sobrang saya po na experience namin. Sobrang thankful po kasi pina-experience po sa amin yung gantong team na may pa-snow effect. May cotton candy house rin, tower of lights at giganteng Christmas tree. Sa mga gusto pong pumunta dito sa Pola, maraming pailaw dito, maraming pagkain at yung mga bata maraming pwedeng paglaruan dito. Punta na kayo. Nagtulong-tulong ang mga empleyado ng munisipyo at mga lokal na opisyal para maitayo ang Christmas Winter Village. Ito para maibisan ang lungkot ng mga taga-Pola dahil sa sunod-sunod na kalamidad sa kanilang bayan. Nagliwanag din ang gusali ng munisipyo sa mga ikinabit na pailaw. Sa ganda ng Christmas Winter Village, kahit mga taga-malalayong lugar, dumarayo para makisaya at ma-feel ang maagang Pasko. Ang Pasko! Ang Pasko!
Dato, ABS-CBN News. Speaking of Christmas feels, oy, ang bilis na mga araw talaga. 74 days na lang, Pasko na. Oh, alam mo mga Pilipino, kahit anong mangyari, anong pagdaanan, basta Pasko, laging bumabangon at ipagdiriwang yung Pasko, no? At talagang yung snow, eh talagang ano kayang feeling nun? No? Parang masaya rin yun eh. No? Oo, peking snow yun eh, no? At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.